Magandang umaga po. Kanina po sabi ko kay Ate Joanyo, ngayon ko lang na-realize na pula yung background ng inyong screen ng inyong harapan. Nagkataon po ako'y napag-green. Advance Merry Christmas. Napaaga yung ating Pasko. Well, palagay kayo, napapanahon naman yung mensahe ng Pasko sa mensahe ng Valentine's o ng Araw ng Mga Puso. Iisa naman ang kaurugan at dalang mensahe, yung dakilang pag-ibig ng Diyos. The other Sunday, kung ako nagkakamali, si Ate Joan po ninyo ay nangaral patungkol sa mga uri ng pag-ibig. Tama po ba? Okay, sinabi natin doon sa kanyang mensahe na merong ilang mga uri ng pag-ibig. Yung agape, ito yung tinatawag na unconditional love, o pag-ibig, magmamahal, na walang pagtatangi, yun yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung storge, yung pagmamahal natin sa ating pamilya. And then yung eros, yung physical love. And then, meron yung tinatawag na phileo, brotherly love, o yung pagmamahal sa isang kaibigan. Actually, kahapon habang pinag-aaralan ko muli yung mga salitang ginagamit ng mga Griego kung saan unang nasunod ang Biblia, mayroon pang isang salita na madalas ay nakakalimutan natin. Yun yung salitang philanthropia, no? Yun yung pagmamahal, yun yung pag-ibig na napapahayag sa pamamagitan ng ating malasakit sa mga nangangailangan. So, okay, ano? Akala natin apat na, lima po pala. Agape, unconditional love, the love of God. And then, eros, physical love. And then, storge, love for the family. And then, phileo, brotherly love or friendly love. And then, philanthropia, the love that we have for those people who may be in need. Yung pagmamalasakit, yan pala ay pagpapahayag ng pagmamahal at ang tawag dyan ay philanthropia. So, doon natin kinuha yung salitang philanthropies, no? Isang taong mapagkawang gawa. And then, last Sunday, si Doc Gurley naman ang nangaral at tinuruan niya tayo patungkol sa pag-iingat, pag-aalaga sa ating puso. Yan ay parehong may implikasyong physical at implikasyong spiritual. Even the scriptures tell us, God admonishes His children, "My son, give your heart to me." Ibigay daw natin yung puso natin sa Panginoon. And then sinabi rin, "Above all things, guard your heart, for it is the wellspring of life." Ingatan ninyo ikamin yung mga puso sapagkat yan ang bukal ng buhay. So kung ang pinag-usapan natin ay physical life, totoo yun. Kung pinag-usapan natin ay yung buhay natin sa Panginoon, totoo rin yun. So napakaganda ng mga mensahe inyong narinig. Kaya nga iniisip ko, yan po kaya ako sasabihin. Na sinabi sa akin na ako ay mag-preach, iniisip ko, is there something else to say about love? So, sa akin pagninilay, mga kapatid, naisip ko, napagnilayan natin ngayong umaga yung bahagi ng sulat ni San Juan Apostol sa kabanatang, hindi ko pala na-indicate yung chapter dyan. Chapter 4, verses 7 to 16. So kung kayo po may Bible buksan natin, 1 John, chapter 7, o chapter 4, verses 7 to 16. Babasahin ko po sa Tagalog. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sa bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig.
sa ganitong paraan na hayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin na sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Ganito ang pag-ibig, hindi sapagkat inibig natin ang Diyos, kundi dahil siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak bilang kasiyasiyang hain. Kasiyasiyang handog para sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang iniibig tayo ng Diyos, dapat din tayong mag-ibigan sa isa't isa. Walang sino mang nakakita sa Diyos kahit kailan. Kapag tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Sa ganitong paraan, ay nalalaman natin na tayo ay nananatili sa Kanya at siya sa atin. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang Espiritu, nakita namin at pinatunayan sinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang kumikilalang si Jesus ay anak ng Diyos, nananatili ang Diyos sa Kanya at siya ay nananatili sa Diyos. Alam natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sinasampalatayan at sinasampalatayanan natin ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Kung kayo po'y involved sa children's ministry many years ago, meron pong kanta yung mga bata na napakadaling kantahin, kaya madaling kabisaduhin yung first two verses, 1 John 4:7 and 8. So, ewan ko kung sino nakakalam dito. Beloved, let us love one another. Yes, exactly. So, doon kinuha yun sa 1 John chapter 4, verses 7 and 8. So, ngayong umaga, pinamagatan ko yung aking mensahe, pag-ibig, inibig, umiibig. Yan. Pag-ibig, inibig, umiibig. Pwede rin natin inglisin. Love, love, loving. Okay. Pag-ibig, pag-usapan natin. Ano ba ang pag-ibig? Paano ba nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Well, mga kapatid, sa totoo lang, kung pag-usapan natin yung pag-ibig, kung gano'n tayo karami dito sa silid na ito at maging yung nasa labas, palagay ko gano'n din karami ang definition natin ng pag-ibig. Kanya-kanya tayo, meron tayong iba't ibang paraan ng pagpapakahulugan sa salitang pag-ibig. Pero ngayong umaga, ang nais kong maging common sa ating lahat ay ito, na ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Pero hindi natin pwedeng sabihin na love is God. Sinasabi natin God is love, pero hindi natin sinasabing love is God. Okay. Problem number one, love proclaim. Paano ba napahayag itong pag-ibig na tinutukoy ko? Una, sinasabi sa atin sa mga sulat at mga sinulat ni Apostle John na meron siyang tatlong definitive statements tungkol sa Diyos. Ibig sabihin para kay John, merong tatlong pangunahing pagpapakilala siya patungkol sa Diyos. Una, tinatawag niya ang Diyos na God is Spirit. John 4:24. Ito yung istorya ng babaeng Samaritana. Yung kumukuha ng tubig sa balon. At sinabi niya that God is Spirit, those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. And then, tinawag din ni John ang Diyos bilang liwanag. God is light. 1 John 1:5. And then, of course, tinawag ni John ang Diyos bilang love. God is love. 1 John 4:8. And 16. Now, i-connect natin, baka kayo maligaw.
si John na sumulat ng gospel at si John na sumulat ng sulat na ito na binasa ko sa inyo ay isa. Okay? Iisa tao to. Idagdag pa natin yung Book of Revelation. So, iisang tao itong sumulat ng mga aklat na ito ng banal na kasulatan. Sinasabi na yung gospel ay sinulat niya nang siya ay bata-bata pa. Okay? At itong First John, medyo matanda na siya nito. Okay? Siya yung kaya nga paulit-ulit tinatawag ngayon kanyang mga sinulatan, mga anak, mga little children, my children, yun ang tawag niya sa kanyang mga sinulatan. Kasi matanda na siya by the time na sinulat niya itong First John, Second John, and Third John. And then yung Book of Revelation, sinasabi sa atin na sinulat ito ni John nang panahon na siya ay nakatiit sa isla ng Patmos. Sinasabi sa atin, according to tradition, that of the 12 apostles, tanging si John ang namatay ng old age, ng natural death. Lahat ng mga apostoles ni Kristo, pati na yung pumalit kay Judas. Sino yung pumalit kay Judas? Kilala ninyo? Hindi naman kayo. Okay. Okay. Sino yung pumalit kay Judas? Si Matthias. Okay. At meron pang isang apostol. Pero hindi kabilang dun sa original na 12, tapos 13. Kaya pag tinatanong ito eh, ilan pa talaga ang apostol? Sabi ng iba, 12. Pag sinama niyo si Matthias, 13. Pero meron pang isa. Si Pablo. So 14. No? Okay. Now, sinasabi ni si John ay hinuli ng mga sundalong Romano at nilagay sa isang malaking kaserola. Literal, lulutuin siya. But miraculously, he escaped. But then he was banished to the island of Patmos, and it was in Patmos that he saw the visions that he wrote about in the Book of Revelation. So, when you read itong tatlong mga sulat na ito, Gospel of John, the Letters of John, and the Revelation, makikita ninyo na napakaraming parallelisms. Maraming magkakatulad ng uncommon na salita. Bakit? Kasi iisa ang author ng lahat ng yan. Okay. So, ngayong umaga, ang theme that John has to say in our text is that our God is the God of love. Maliwanag po yun. Okay. So, nang sabihin ni John na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, meron siyang mga paniniwala noong panahon nila na kanyang ibinasura. I-debunk ancient myths about God, ancient beliefs about God. Ano yung mga paniniwala yun? Una, naniniwala ang mga tao noong panahon ni Juan and even before John, that God is an angry God that demands appeasement. Na ang Diyos daw ay isang Diyos na magagalitin. Galit siya sa atin dahil tayo nagkasala. At kinakailangan natin magbayad puri sa Kanya. No? Sa Kanya'y manikluhot para tayo ay taawaan, tayo ay patawarin, tayo ay tanggapin ng Diyos na ito. So, ang isa sa mga ginagawa ng mga tao noong panahon yun ay yung pag-aakala na pagpapakabait ang daan para sila ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Pero pinasura ito ni Juan. Kasi ang sabi ni Juan, kahit hindi ka pa gumagawa ng mabuti, mahal ka na ng Diyos. At ineko yan, no? The Apostle Paul echoed that same line of thought in the book of, in his letter to the Romans chapter 5, verse 8. But God showed His love for us that while we were yet sinners, Christ died for the ungodly.
nang tayo'y mga makasalanan pa, siya'y namatay para sa atin. Okay, pangalawa. Isa pang ancient belief nung panahon yon is that God loves us on the basis of our own goodness and merits. So anong ibig sabihin? Yung mga tao nun, ang paniniwala nila, para bang merong timbangan, invisible na timbangan. Actually, itong paniniwala ito, hanggang ngayon, paniniwala pa rin ng marami, eh, no? Parang merong isang hindi nakikitang timbangan. Yung timbangan ng mabubuting gawa, kailangan mong dagdagan para ma-outweigh yung mga kasalanang ginawa mo. Binasura yan ni Juan. Sabi ni Juan, ay, hindi yan. No? Sa pamamagitan ng kanyang mga turo, hindi yan ang katotohanan. Mahal tayo ng Diyos kahit na sa kabila ng ating mga kasalanan. And then, tinuturo din ng panahon yun that God exacts sacrifices from us as a basis of accepting us. Nagdidemand daw ang Diyos ng sakripisyo mula sa iyo at sa akin para yun ang maging basihan ng kanyang pagtanggap sa atin. Kanina pa ulit-ulit sa maraming paraan sa mga inawit natin, diniklara natin tinatanggap tayo ng Diyos. Paulit-ulit yun. Tinatanggap tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. Hindi natin kailangan gumawa ng ano paman ng bago pa niya tayo tanggapin. Dahil bago ka pa man gumawa ng kahit ano, tanggap ka na ng Diyos kahit sino ka pa. So, ibig sabihin nun, kaya ikaw ay naglulunoy sa kasalanan o ikaw ay umahuna sa kasalanan, pareho lang. Mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa paningin ng Diyos. Sabi nga sa Ingles, you are the apple of God's eyes. Sa paningin ng Diyos, napakaganda mong tanawin. Hindi ka basura, hindi ka pasaway, hindi ka patapon, hindi walang kwenta ang buhay mo. Naalala ko yung kwento tungkol sa isang batang lalaki na naulila. Itong batang ito, naulila siya. At natagpuan siya ng isa rin bata na namamaligos. Habang namamaligos siya, sabi sa kanya nung batang nakakita sa kanya, alam mo, hindi mo kailangang mamaligos. Hindi mo kailangang tumira sa kali. Hindi mo kailangang mamulot ng pagkain sa basurahan. Pumunta ka sa bahay na ito. Kumatok ka. Pagdating mo dun sa bahay, pagbuksan ka na ng pintuan ng isang matandang babae, sabihin mo lang, John 3:16. So yun ang bilin sa kanya ng bata. Pagpunta mo doon, pag binuksan ka, sabihin mo lang, John 3:16. So, ginawa nitong batang lalaki na ulubi, ulila, walang makain, walang matirahan, hinanap niya yung bahay na sinabi sa kanya. At nang makita niya nga ito, ginawa niya yung sinabi sa kanya, tumatok siya, at hindi nga naglaot at pinagbuksan siya ng isang matandang babae. At agad-agad sinabi niya, John 3:16. Ginawa ng matandang babae, pinapasok siya. At kapasok niya, inakay siya sa sala, at ang sabi sa kanya, maghintay ka saglit. Pinaghintay siya. Maya-maya, dumating yung matandang babae, merong daladalang malinis na bihisan. Ang sabi niya, ito ang bihisan, maligo ka muna, at pagkatapos ay bumalik ka rito. Magkikita tayo muli dito sa sala. So, naligo yung bata. Pero habang naliligo siya, nag-iisip siya. Ano kaya ibig sabihin ng John 3:16? Pagdating niya dun sa sala, nandun na yung matandang babae. Nasabi ng matandang babae sa kanya, halika anak, pumunta tayo sa corridor, sa dining area.
at pinakain siya. Parang sa tanang buhay niya, kung lang siya nakakain ng ganun, kasarap na pagkain. Kaya gutom na gutom itong bata, kumain siya talaga ng marami. Nabusog siya. Pagkatapos niyang mabusog, sabi ng matandang babae, ngayon naman ay dadalhin kita sa iyong silid, sa iyong matutulugan. Nung ginawa ng matanda, inakay siya dun sa silid at sabi, dito ka matutulog ngayong gabi. So natulog yung bata. Kinabukasan, naalala niya na naman yung John 3.16. Sabi nitong bata, mukha yung ibig sabihin nitong John 3.16 na ito. Kaya nung nagkita sila ng matandang babae, sabi niya doon sa matandang babae, ano ba ibig sabihin ng John 3.16? Kahapon ko pa sinabi sa inyo yung John 3.16, pero hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin ng John 3.16. Ang alam ko lang, ito pong John 3.16 na ito, dahil sa John 3.16 na ito, ako'y luminis, ako'y binusog, at ako'y nakapagpahinga. Ang sabi ng matandang babae, ito ang sinasaad niyang John 3.16. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng bata, yun po pala ang John 3.16. Ngayon alam ko na ang ibig sabihin itong John 3.16 na ito. Dahil para sa amin ang karanasan ko ay ito. Dahil sa John 3.16, binusog niya ako. Nilinis niya ako. Pinagpahinga niya ako. At yun ang karanasan ng mga taong nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Lilinisin ka ng pag-ibig niya. Bubusugin ang buong mong kaluluwa at pagkatao. At pagpapahingahin ang lagalag mong kaluluwa. So makikita natin na sa pamamagitan ito, prinoklama, pinahayag ni Juan ang pag-ibig ng Diyos. Okay. Susunod po. The nature of our God. Ano ba yung kalikasan ng Diyos? Para natin maintindihan ang Diyos at ang kanyang pag-ibig, ay kailangan natin tingnan kung ano ba yung kalikasan ng Diyos. Sinabi ko kanina, God is love, but love is not God. Otherwise, God will be an abstract being far from the God John referred to. Hindi natin pwedeng sabihin na ang pag-ibig ay Diyos. Bakit? Kasi yung pag-ibig hindi mo yan nahahawakan eh. Abstract yan. No? Hindi mo tangible ang pag-ibig. Nararanasan, pero hindi nakikita. Hindi nahahawakan. Pwede mo lang damhin. Pwede mo lang maranasan. Pero ang Diyos, para kay Juan, ay hindi ganon. Ang Diyos ay pwedeng makita. No? Ang Diyos ay nararamdaman, katulad ng pag-ibig. Pero ang Diyos, sigit doon, ay hindi po siya abstract being. He is an infinite being. Okay. Bakit ko ito binibigyan ng being? Para po huwag tayong maligaw. Kasi mahalaga na makita natin na yung Diyos na tinutukoy ni Juan ay isang personal na Diyos. Kung napansin niyo, kung pinakinggan niyo yung prayer ko kanina, sabi ko sa prayer ko, kahit na isa na lang sa atin ang nangangailangan ng tagapagligtas. Kung kailangan ulitin ni Jesus yung sakripisyo niya sa krus, gagawin niya yun para lang mailigtas ka. Kahit na nag-iisa ka na lang na kailangan niyang iligtas. Ganon, ka-definite ang Diyos. Ganon siya ka-personal sa bawat isa sa atin. Okay, ano pa ang kalikasan ng Diyos? Una, we can call Him a self-giving lover. So we find that in John 3.16, siya mismo yung nagbibigay. Ayun ba ay nagmamahal. Sino ang nagmamahal dito? Magkaalaman na. May minamahal lupa kayo? Siyempre naman, no? Alam niyo, pagka ikaw ay nagmamahal, pag nagmamahal, hindi mo mahirap magbigay. Hindi mo ba?
pagka ikaw ay nagmamahal, gusto mong magbigay ng magbigay. Hindi mo kailangan hintayin may okasyon para magbigay. Hindi mo kailangan hintayin mag-Valentine's Day para magbigay. Bakit? Kasi ang taong nagmamahal, kagalakan niya ang magbigay. Giving becomes something natural. Sharing becomes something natural. It comes out rather naturally for somebody who is in love. Kasi pag nagbibigay ka at napasasaya mo yung minamahal mo, alam mo na ikaw din sumasaya. Kaya gusto nating magbigay. Now, ganun ang Diyos. He is a self-giving lover. Isang manginibig natin lahat na mapagbigay. Pangalawa, hindi lang siya self-giving lover, but he is also an extravagant lover. Pag sinabi niyong extravagant, ano sa Tagalog yan? Galante. Maluho. No? Ibibigay niya ang luho mo. Parang yun ang ibig sabihin nun. Higit pa sa inaasahan mo. Naalala ko tuloy yung napanood ko kagabi. Eh. Natutuwa lang naman ako. Nanonood kasi yung mother ko ng Maalala mo kaya kagabi. Pinanood ng Maalala mo kaya kagabi. Okay. At least kasama ko si Julian na naman. Natuwa ako. Natuwa ako dun sa kwento. Kasi nung inaakala ng babae na wala nang magmamahal sa kanya, mayroong isang lalaki na dumating sa buhay niya na kaya siyang mahalin kahit ano pa man. At handang magsakripisyo, ibigay lahat para maiparanggam lang yung pagmamahal dun sa babae. Finally, yung babae ay tumugon din ng pagmamahal. So, it was a happy ending. No? Now, yun exactly ang larawan ng Diyos. Pag nagmahal siya, extravagant lover. At ang gusto niya, happy ending para sa ating lahat. Meron pa huli. Para sa akin, God is a lover of wounded sinners. Let me repeat that. God is a lover of wounded sinners. All of us, sa silid na ito, ay wounded sinners. Some of us may be undergoing painful experiences right now. Some of us may be recovering. And some of us are on the verge of experiencing deep woundedness sa ating mga puso. Pero whichever way you put it, kay ikaw ay dumaraan na, kay ikaw ay tapos na, kay ikaw ay papasok pa lang sa pagiging sugatan sa buhay, paliwanag na tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Gaano man ka-broken, kabasa ang ating pagkatao, gaano man ka-broken ang ating nakaraan, ang ating buhay, He comes into the scene and puts us back together. Binibigyan tayo ng bagong buhay. Bakit? Kasi ganun niya tayo kamahal. And today, alam niyo habang nagsiserman ako ngayon, ang prayer sa puso ko, yahapin niya ang bawat isa sa atin. That He would simply minister to you one by one. And that He would spare no one. Walang sino mga alis mamaya sa pagpananambang ito na hindi nakaramdam na ang Diyos na usap, yumakap sa bawat isa sa atin. Amen? Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay. Pero hindi lang natin dapat makita yung nature ng Diyos. Dapat din natin makita yung nature ng ating pamilya. Okay. The church is a family. It should be. This is a family. This is God's family.
those who are truly children of God will be characterized by love. Kung tunay kang anak ng Diyos, ang buhay mo ay nakikitaan ng pagmamahal. So kahit nasabihin natin na tayo dumadalo sa church services every Sunday, kung hindi nararamdaman sa atin ang ating kapwa, yung pagmamahal, yung malasakit, magdalawang isip na tayo kung talagang tayo ay anak ng Diyos o tayo ay tunay na Kristiyano. Bakit? Kasi ang mga anak ng Diyos, nakikitaan ng pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan natin, mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Okay, ang sabi dito sa verses na binasa ko sa atin, he that loves knows God. He that doesn't love doesn't know God. Yung word na know, salitang know, galing yan sa salitang ginusko. Okay? Nang ibig sabihin, knowing denotes a living relationship between the one who knows and the one known. Ibig sabihin, kung kilala ko ang isang tao, kung gagamitin ko yung word na ginusko, no, halimbawa, sinabi ko, I ginusko Leo. I know Leo. Pag sinabi kong I know him, it is not flippant knowledge. It is not casual knowledge. Ibig sabihin, there exists between us isang buhay na relasyon. Kaya yung sinasabi dito sa atin ni Juan, ang nakakikilala sa Diyos, hindi mo lang kilala ang Diyos sa pangalan. Hindi mo lang kilala ang Diyos sa kung paano pinapakilala sa simbahan. Hindi mo lang kilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga awit at mga panalangin. Kundi kilala mo ang Diyos personally. Yun ang ibig sabihin nun. So yung knowledge mo, your knowledge of this personal God, your personal knowledge of this personal God should produce in you love for Him and for others. Are you with me? Nasusundan niyo po ba ako? So yun ang dapat natin makita. Critical na nauunawaan natin yung salitang knowing dito, yung ginusko. Hindi siya basta know. Kasi pag tinanong ko kayo, anong nalalaman nyo? Ay lahat tayo may nalalaman. Diba? Lahat tayo may nalalaman. Kahit si yung mga pinakabata dito, pag tinanong mo, may nalalaman yan. Ang tanong, yung bang pagkakilala mo at pagkaalam mo sa Diyos ay personal? Is it a personal knowledge? Is it a mutual knowledge that you know God and you know that God knows you, knows who you really are, and accepts you just as you are? Okay, so yung nature ng pamilya ng Diyos, dapat mayroong personal knowledge tayo sa Diyos at siya rin sa atin. Next, love defines us as God's children. So yung pag-ibig, yan ang talagang sukatan, yan ang batayan ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Sabi nga sa John 13:35, you are my disciples, or the world will know that you are my disciples by your love. Sinabi ba doon? The world will know that we are by God's disciples by our songs? Hindi. By our attire? Hindi. By our religiosity? Hindi rin. Malalaman ba ng mundo tayo mga anak ng Diyos kung tayo may dala ng Biblia? Hindi. Ang pamantayan ni Kristo, maliwanag. Malalaman ng mundo na tayo mga alagad niya sa pamamagitan ng ating pag-ibig. So dito, pinapahayag sa atin kung paano
tayo iniibig ng Diyos? Paano niya pinapakita yung pag-ibig niya sa atin? Okay. Ephesians chapter 1, verses 4 to 5. Sinasabi sa atin dyan na sa pag-ibig, itinalaga tayo ng Diyos bago pa ang pasimula ng mundo. Imagine, even before the foundation of the world, the Lord has already predestined you and me to love and in love. Okay? Ano po? Colossians 3:14. We are admonished, inahamon tayo, inihimok tayo na to put on love. Okay, sa Tagalog, binabasa ko kanina dito, sa version na hawak ko, nakatutuwa yung pagkakasabi niya. Ganito po ang sabi. Colossians 4 o 3:14. Sabi po dito, higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Wow. Above all things, put on love, which binds them all together in perfect unity. Yan ang sabi sa atin ng English version. So makikita natin na yung love dito ay para bang isang damit na ibinibihis, isang damit na isinusuot. Pagka Kristiyano ka, para kang nagsusuot lang ng pag-ibig. Natural. It comes rather naturally. Hindi mahirap mapahal kapag ikaw ay Kristiyano. And then finally, we say that in 1 John chapter 3 verse 18, inahamon tayo na magmahal daw tayo huwag lang sa pamamagitan ng salita. Hindi ko alam kung kayo nasanay na magsabi ng I love you sa pamilya. Hindi po kayo nasanay magsabi ng I love you sa pamilya nyo. Sino pong umpisa pa lang ay natuto ng magsabi ng I love you sa pamilya? Okay, para sa inyo, no? Ano pa kaya sa pamilya na hindi kami nasasabi ng I love you? We're not used to that. Pero ang language of love, halimbawa ng mother ko ay magluto. Siguro halata naman. So yun ang language of love niya, magluto. Ang language of love naman ng father ko ay to provide well for the family. Kaya kung pwede magtrabaho ng 24 oras, magtatrabaho yun ang magtatrabaho para lang makapag-provide sa family. But then, eto na. Sinasabi sa atin ni Juan, huwag lang daw tayong magmahal sa pamamagitan ng pagsasabi ng I love you. Lakipan daw natin ito ng gawa. So yung pamilya ng Diyos, likas sa pamilya ng Diyos, ang magsabi ng pagmamahal at magpakita, magparamdam, magparanas ng pagmamahal. Okay. Iman na natin yun. Nasusundan niyo pa po ba ako? Okay, number two, inibig. Ano ba ang ibig sabihin na inibig tayo ng Diyos? Paano ba natin, o paano ba pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? So, number two, we say love proof. Pagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos. So, sinabi ko na kanina, love has an intangible quality. Hindi nahawakan, hindi nakikita, nararamdaman, nararanasan. Ngayon, para maunawaan natin yung pagmamahal ng Diyos, kinakailangan niya itong patunayan. Kinakailangan ipakita ng Diyos kung paano niya tayo minamahal. He had to prove it. He had to manifest that love so that we will know that indeed God is love and that He loves us. He had to manifest it. Kapag sinabing manifest, to manifest means to make visible. Okay? Para ipakita sa atin.
ipahayag sa paraang nakikita natin. Now, ang Diyos, He dispelled all doubts about God's love when He sent His only begotten Son. So the Son, Jesus Christ, He manifested the love of the Father by the giving or the Father rather manifested His love for us by the giving of His Son. Pero katulad na sinabi ko kanina, dahil na ang Diyos ay extravagant lover, hindi siya kontento na yung anak niya lang binigay. Natutuwa ako dun sa mga inawit natin kanina kasi paulit-ulit, dinidiklara natin, ano? Hindi lang basta ang Diyos ay mapagmahal, kundi ang Diyos ay mabuti. At itong kabutihan ito, dahil sa kabutihan ito, marami tayong naranasan mula sa Kanya. Pagpapatawad, pagtanggap, tulong sa gitna ng ating mga problema, kalakasan, tibay ng loob, lahat ng ito kaloob niya. Now, because God is an extravagant lover, together with the greatest gift, who is His Son, Jesus Christ, He gives us all things together with His Son. Binibigay niya sa atin ang lahat ng bagay kalakip ng Kanyang anak. Romans chapter 8, verse 32. Natin yon. Romans 8, 32. Ang sabi po dito, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ipinagkaloob niya siya para sa ating lahat. Papaano nang hindi niya ipagkaloob ng walang bayad sa atin ang lahat ng mga bagay? So the love of God did not stop by simply sending His Son. Together with the Son, God continuously sends His manifold gifts, paulit-ulit, padala siya ng padala ng regalo sa iyo at sa akin. Today, may regalo ka sa Diyos. Sa araw na ito, may regalo ang Diyos sa iyo. Ganun niya tayo, kamahal. Hindi siya kontentong yung anak niya, sapat na para sa kanya. Bukod sa anak niya, heto pa ang regalo para sa iyo at para sa akin. Pag sinabi yung Jesus is God's begotten Son, ibig sabihin ng begotten, unique, kakaiba, kaisa-isahan, walang katulad. Sa kabila nun, binigay pa rin ng Diyos sa atin ang Kanyang anak. He gave up His only begotten Son, kahit na kaisa-isahan niya, para lang tayo, para niya lang maipadama sa atin yung Kanyang pagmamahal. Okay, so the Son is the proof, katibayan, na inibig tayo ng Ama. Pero hindi lang siya, pati yung mga regalo ng Diyos araw-araw, katibayan niya ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Pero meron pang pangalawa. Bukod sa anak ng Diyos, yung tinatawag na satisfaction. Sino pa gumagamit ng English Bible ngayon? Okay, in your version, ginamit po ba yung salitang propitiation? Sa 1 John, yung binasa kong passage, that Jesus has given to us as the propitiation for our sins. Have you ever encountered the word? Sino po naka-invento na ng salitang yun? Narinig nyo na ba before? Yung salitang propitiation. Naintindihan nyo po ba kung ano ibig sabihin nyo? Hindi. Ginagamit natin sa church, pero madalas hindi natin naintindihan. Propitiation means satisfaction. Okay? So anong ibig sabihin nitong satisfaction na to? Paano na-satisfy? Where does love begin? Saan ba nagsimula ang pag-ibig? Siyempre, hindi sa atin. Kinasabi sa 1 John 4:10, God
It is God who first loved us. Siya ang unang nagmahal. Kumbaga sa manliligaw, siya ang unang nagbigay, nagpakita ng motibo. Ha? Nasaan yung mga nanliligaw dito? Mga nanliligaw ng patago. Hindi ko alam bakit may tinatago. Okay. Ngayon, balikan natin yung propitiation. Bakit ko tinawag o bakit ito tinatawag na satisfaction? Kaya, ito ah, para nyo maintindihan. Kaya tinawag si Jesus na propitiation for our sins because He satisfied fully the demands of the law. Merong hinihingi ang batas ng Diyos. At tanging si Jesus ang nakatupad ng batas ng Diyos. Okay. Para nyo maintindihan, ganito po yan. Pakasalanan ng tao, ang Diyos ay banal. Sa pagitan ng tao, ng makasalanan ng tao at ng banal na Diyos, ay merong namamagitan, kasalanan. Hindi pwedeng tumulay ang makasalanan ng tao papunta sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. At hindi rin maaaring pumunta ang Diyos sa makasalanan ng tao dahil nahahadlangan siya ng kasalanan. Ang Diyos ay hindi pwedeng magkasala. Hindi pwedeng makipagay sa ating kasalanan. Hindi pwedeng makiisa sa ating kasalanan. Ang problema, tanging ang Diyos ang pwedeng magligtas. Kasi siya lang ang walang kasalanan. Siya lang ang pwedeng mamatay, magsakripisyo, humalili, no? By substitution. He is supposed to be the only substitute on the cross for you and for me. But here's another problem. God is God. God cannot die. Hindi siya pwedeng mamatay. At hindi siya mawamatay. That is why, inisip ng Ama, isugo ang anak, magkatawang tao ang anak, na bagamat naging tao tulad natin, sa lahat ng bagay, taong katulad natin, gayunman ay hindi nagkasala. Sa mga tingin, yung problema ng Diyos, ha? Naabutin tayo, at yung problema ng Diyos, napatawarin tayo, at yung problema ng Diyos, na mapatawad tayo at mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Tanging si Jesus ang nakatugon doon. Jesus fully satisfied what was required by the Father, na walang sino man sa atin ang pwedeng makatupad. Yun ang ibig sabihin ng satisfaction. Yun ang ibig sabihin ng propitiation. That which God cannot do, Jesus did for you and for me. Hindi pwedeng mamatay ng Diyos. Hindi niya kayang mamatay. Pero sa pamamagitan ng kanyang anak, nahialay ang perpektong alay, nakatugon, napagtakpan yung nabaling kautusan ng Ama sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Because of that, napatunayan ng Diyos sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Dito pinapakita sa atin na totoo tayong inibig, totoo tayong minahalaga, pinagpahalagahan ng Diyos sa kabila ng lahat. Okay. By now, I'm praying that mas clearer, mas maliwanag yung ating pagkaunawa sa pag-ibig na ito ng Diyos para sa atin. Pero,
Ano ngayon kung alam natin ang pag-ibig ng Diyos? Alam natin na iniibig tayo ng Diyos. Ano ang pwede natin maging tugon? So that leads us to my third point. That we are called to love. Tayo naman ngayon, ang dapat ay umiibig. Paano natin ipamumuhay yung pag-ibig na ito? Ano ang dapat nating gawin? Dapat nating maunawaan na itong passage na ito, yung 1 John 4, paulit-ulit, tatlong ulit, to be exact, in our text, sinabi sa akin ni Apostle John, love one another. Mga ibigan kayo sa isa't isa. Now, kung papansinin ninyo, maikli lang yung passage. Verse 7, kung sinimulan hanggang verse 16. Pero in that set of verses, three times, sinabi ni Apostle John, love one another. Pag po paulit-ulit na binabanggit ng writer ang isang tema, ibig sabihin, binibigyan niya yun ng diin. Pinagpapahalagahan niya yung temang yun. Okay? So now, this is a commandment. At ito ay echo ng commandment ni Jesus sa John chapter 14. Okay, ano ang eksena sa John chapter 14? In John chapter 14, Jesus is about to die. Jesus was about to be arrested. And he was making ano ba tawag natin yan? Mga tagubilin sa kanyang mga alagad. At isa sa kanyang mga tagubilin sa kanyang mga alagad, love one another. That is in John chapter 14. Now, kinuha ni Apostle John yung commandment ni Jesus sa gospel ni John at dinala niya yun sa kanyang sulat sa 1 John. Inulit niya itong commandment na to. This time, three times siyang inulit sa maikling passage ng scripture. That is why, pinapakita sa atin dito kung gaano kahalaga yung pagtupad dun sa commandment na magmahal. Now, let me say this. Our love for one another is a decisive point in confronting the world with Jesus' saving claims. Ang ibig ko sabihin dyan? Mga kapatid, hindi sapat na maipahayat natin sa mundo na si Jesus lang ang nag-iisang tagapagligtas. Hindi ka paniniwala na si Jesus ay nag-iisang tagapagligtas maliban na ikaw at ako na nagsasabing mga iniligtas ni Jesus ay namumuhay ng may pagmamahal. Yung pagmamahal mo at pagmamahal ko ay katibayan na yung ebanghelyo na tinanggap natin ay tunay at totoo. Maniniwala ang mundo na si Kristo ang tagapagligtas kung ang ebanghelyong pinapahayag natin ay nalalakipan ng pagmamahal sa isa't isa. Are you with me? That's why it's so serious. It's very important to take this commandment seriously. Love one another. It is the living testimony that the gospel we receive is indeed the true gospel, the saving gospel, the gospel of our Lord Jesus Christ. Na maaaring sabihin, paano po, ang hirap kayang magmahal? At totoo lang, mahirap magmahal eh. Ini-imagine ko, nung sinabi ni Jesus yung love one another, nakausap niya yung mga alagad, siguro sinasabi ni John, habang nakikinig kay Jesus, tinitignan ni Apostle John si Pedro. Sabi siguro ni John sa loob-loob niya, Lord, sabi mo, magmahalin kami sa isa't isa. Ibig ba sabihin, mahalin ko rin itong
lalaking ito na napaka impulsive. Kung ano ang buka ng bibig, kung ano nasa isip niya, sasambulat niya na lang ng para pagang hindi nag-iisip. Kasi ganun si Pedro. He's an impulsive guy. And then perhaps was also thinking that time, iniisip ni Pedro, Lord, sabi mo, magmahalin kami. Iniisip mo ba, mamahalin ko itong si Juan? No? Itong si Juan na isang dreamer. Akala niya siya lang ang mahal mo. So you could think that way. Pwede nating sabihin na hindi naman talaga madaling magmahal eh. At kaipokrituhan na sabihin natin na mahal natin lahat ng tao. Mabuti pa sabihin natin, sinisikap natin na makatupad sa kautusan ng Diyos at mahalin ang lahat, sino man sila. Pero para sabihin mo, sa oras na ito, na mahal mo ang lahat ng tao, pati yung hindi mo nakikilala, I doubt it. Iduda ko dyan. Kung totoo yan. Pero paulit-ulit na hinahamon tayo na magmahalan. Patunayan yung ebanghelyo na tinanggap natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa isa't isa. Not that loving is easy, it is not, but this is how people will be convinced about Christ. Ito ang pinakamagandang paraan para makumbinsin natin sila tungkol kay Kristo. The invisible God becomes visible through our loving others. Let me repeat that. Yung Diyos na hindi nakikita, nakikita na sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa isa't isa. When we love one another, we make God visible for others to see. Nakikita nila, nandiyan ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Sa komunidad na yan, sa community of faith na yan, God is indeed the God of love. God is present. God is at work. Now, God's love in us is perfected. It advances and accomplishes its purpose when we live in love. Kung iisipin natin, mga kapatid, sa pamamagitan natin, yung pag-ibig ng Diyos nagiging sakdal, nagiging ganap. No? Kasi when you talk about the love of God, medyo ano yun eh, abstract para sa ibang tao. Pag sinabi mo, mahal ka ng Diyos, hindi yan maunawaan basta ng sino man. Pero kapag ka itong pag-ibig na ito na tinutukoy natin, ay tinutupad natin, ipinamumuhay natin, mga kapatid, we advance the love of God. The love of God is accomplished, natutupad sa pamamagitan natin, and it is perfected in us when we live in love. Kaya nga, this commandment is best fulfilled in loving and not in fear. Pinakamagandang paraan ng pagtupad sa kautusan ito ay magmahal. Magmahal o tumupad ayon sa pagmamahal at hindi tumupad dahil lang sa takot sa Diyos. Kasi may mga taong kaya nagmamahal, tumutupad sa kautusan dahil takot sa Diyos. Pero hindi. Ang hapon sa atin ngayon, Juan, tumupad tayo. Tuparin natin ang kautusan ito sa pamamagitan ng pagmamahal at hindi sa pamamagitan ng takot. Now, samahin natin sabihin, ang pagmamahal ay imposible, mahirap gawin. But loving is next to impossible, we say. Love is poured by the Holy Spirit into our hearts that we may love others. There you go. That's the key. Abide in God
abide in the Spirit. Why? Because it is the Holy Spirit that pours God's love into our hearts. Ang Espiritu Santo ang nagbubuhos ng pag-ibig sa ating mga puso. At yung pag-ibig na ibinuhos ng Espiritu Santo sa puso mo, ang pag-ibig din na ibubuhos mo sa kapwa mo. Kasi kung pag-ibig mo lang ang iyong pagbabatayan, nauubos ang pag-ibig ng tao eh. Nauubos ang pagmamahal natin. May hangganan ang pagmamahal natin. At ang totoo, ang pagmamahal natin, conditional. May kondisyon. Mahal kita habang bata ka pa. Mahal kita habang may ngipin ka pa. E paano yung mga wala ng ngipin? Si Mami talaga, oh. Si Mami. Oh, di ba? May kondisyon eh. Pero ang Diyos, pag binuhos niya yung pag-ibig niya sa puso natin, madali nang magmahal. When we keep in step with the Holy Spirit, He bears His fruit of love in us. In Galatians chapter 5, verse 22, ang sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, etc. Now notice, pansinin niyo, di ba kayo nagtataka? Bakit ang sabi, but the fruit of the Spirit is love. Tapos may kasunod. Hindi ba dapat, but the fruits of the Spirit are the following. Pero ang sabi lang, but the fruit of the Spirit is love. Isa lang ang bunga. Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Pero itong pag-ibig na ito, napapahayag sa pamamagitan ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kabutihang loob, ng kababaang loob, ng pagiging mapagbigay, ng pagiging panatag, etc., etc. Isa lang ang hangarin mong bunga ng Espiritu Santo, nasa iyo na ang lahat. Kung saan may pag-ibig, doon may kagalakan. Kung saan may pag-ibig, doon may kagalak, may kapayapaan. Kung saan may pag-ibig, nandoon may pagbibigay. Kung saan may pag-ibig, nandoon may kababaang loob. Yun ang ibig sabihin nun. There is only one fruit. And the Holy Spirit bears His fruit in us. The fruit of God's love in us. Okay. In passing, nang sinabi itong commandment, sa New Testament, meron tayong tinatawag na one another verses. Hindi ko alam kung napag-aralan nyo na yun. Napag-aralan nyo na yung one another verses? Okay. There are a lot of verses in the New Testament that begins or ends with one another. No, sabi, love one another, honor one another, submit to one another, respect one another. Ha? Dami. Now, itong one another verses na tinatawag, pag pinag-isipan natin, iisa lang ang underlying factor dyan. The factor that runs all throughout this one another verses is the factor of love. He who loves, sabi ni Paul, fulfills the law. For love is the fulfillment of the law. So that when you honor one another, when you respect one another, when you submit to one another, when you humble yourself to one another, when you forgive one another, when you love one another, you are actually loving one another. And therefore, you are fulfilling the law. So, tingnan natin yung commandment. Nandiyan yung be devoted to one another, honor one another, live in harmony with one another, accept one another, forgive one another, comfort one another, exhort one another. This is just a sampling. Hindi po yan exhaustive. Sample lang yan. Nung one another verses.
At pag natupad natin yan, we're actually saying, we are loving one another. Ngayon palang respeto. Pag nire-respeto mo, pag nire-respeto natin ang isa't isa, yan pala yung pagpapakita ng pagmamahal. Huh? Yung pag pinalalakas mo ang loob ng mga ng lulupaypay, yan ay pagpapakita ng pagmamahal. Yung pagpapaumanhin sa paulit-ulit na nagkasala, yan pala ay pagmamahal. Ano pa? Yung pagmamalasakit sa isa't isa, yan ay pagmamahal. Yung pagtanggap sa isa't isa. Tingnan nyo nga ako yung katabi nyo. Sige nga ako, tingnan nyo lang. Nasa kaliwa, nasa kanan. Do me a favor. Bihira akong pagawa to, pero gawin natin to ngayon. Pwede bang balingan nyo yung katabi nyo sa kaliwa at sa kanan? Sabihin nyo, teka muna, makinig kayo, sabihin nyo. Excited eh. Sabihin nyo, kapatid? Kapatid. Ito muna. Ay, hindi sasabihin natin, ha? Pag sinabi kong go, go. Sasabihin natin, kapatid, tanggap kita maging sino ka man. Go! Tingnan niyo yung mukha! Yung iba nakatingin sa sapatos eh! Finally, paano tayo umiibig? Yung umiibig tayo when we say that we are in communion with one another. Okay? So anong ibig sabihin itong communion na to? Loving one another is also a communion. In God, we live in an atmosphere of love. Pagka ikaw ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa iyo, parang ang hininga mo pagmamahal. Wow! No? Bawat hininga mo ay hininga ng pag-ibig. And when we breathe the same air, you can just imagine kung anong impact ang pwedeng i-create nito, likhain ito sa buhay natin, sa buhay ng isa't isa, sa buhay ng simbahan, sa buhay ng mga tao sa paligid natin. When we breathe the same air, the same atmosphere of God's love, when we are filled with love, it is a communion in love. Then, we prove to the world na tayo ay umiibig. Alala ko yung kwento tungkol sa isang lalaki na itong lalaki daw na ito ay laging mabango. May mga babae ang hanap eh, no? Siyempre, gusto naman ninyo yung mister ninyo o yung inyong significant other ay mabango. Sabi ko, mabango, hindi mabangon. So, ito ang lalaking ito'y mabango. Laging mabango. Yung pastor niya, ano ba yung sekreto itong lalaking ito? Laging mabango. So, hindi na nakatiis yung pastor. Sabi niya, kapatid, bakit ka ba laging mabango? Totoo, tuloy yung ating mga kapatiran, eh gustong-gusto kang makakasama. Gustong-gusto kang makakalapit. Kasi ang bango-bango mo. Tapos ang sabi ng lalaki, kasi ko, ang trabaho ko po, ako po'y isang florist. At araw-araw po, ako'y napapaligiran ng mababangong bulaklak. Yung samyo ng bulaklak,
umakapit na siguro sa akin, kaya saan man ako magpunta, ako yung naamoy ng nakakatabi ko. Hindi ko sinabing maging florist kayo, mga kalalakihan. Pero ang ibig lang sabihin, kung ang ating parating kasama ay nagmamahal, katulad ng Diyos, sooner or later, the same love becomes a part of us. It becomes a natural part of us. So it now becomes a communion. Love is common among those who are, listen to this, I don't want you to miss this. Love is common among those who are in union with God and one another. That's why love is a communion. It is common among those who are in union. Pag-ibig, inibig, at ngayon naman, dapat daw tayo ay umiibig. Ayos ko na po sito sa isang kwento. Ito yung totoong nangyari. Di pa nagtatagal. Around 2 weeks ago, dumating po yung aking immediate superior galing sa England. Ang aming archbishop. At temporarily, we were housed sa isang retreat house dito sa Quezon City, sa may Tandang Sur. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong retreat house yun. Sadly, doon sa retreat house na yun, nakaranas kami ng napaka-unpleasant, one of the most uncharitable, unkind, unfriendly experiences na naranasan namin sa tanong buhay namin. At ang nakakaya, meron pa kaming bisitang kasama. What happened was, dahil kami nag-retreat, kasama ko yung aming mga clergy members. O sa aming, yung iba sa aming mga clergy members will have to go back and forth sa mga simbahan nila while at the same time we are on a retreat. Yung namamahal natin sa retreat house, hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan bakit we are on a retreat and yet lumalabas kami, pumapasok kami, lumalabas kami, bumabalik kami doon sa retreat house. Ang mentalidad nila, pag nag-retreat ka, dapat doon ka lang. Well, that's the idea. Ideally, talagang dapat gano'n ang retreat. Pero hindi namin magawa. Dahil marami kaming kailangang galuhang mga bagay at the same time na kami ay nag-retreat. So, to cut the long story short, because they cannot appreciate the way we did our retreat, we were literally ejected. We were literally told, leave the premises now. Kakaya. It was so embarrassing. Meron akong bisitang dalawang Briton. And honestly, hindi ko malaman kung anong gagawin mo. It was a Friday. And the following day, Saturday, I was supposed to bring this Archbishop to Cavite, to one of our churches in Cavite. Pero dahil Friday pa lang, hindi ko alam kung saan ko sila dadalhin. Tawag ako kay Sister Eva. Ay ko kay Sister Eva Gomez. Nasaan si Sister Eva? Hello, nandiyan ka pa. Ayan mo, si Sir Eva? Wow! Ano, si Sir Eva, may problema ako. Pwede bang padala mo yung van? Pwede nila yung van. Ano nyo, agahan pa lang, pinalalayas na kami.
Sabi ko doon sa Archbishop, Archbishop, would you like to take your breakfast? After all, we're already paid. Sabi sa akin, no. I don't want to partake of any forced hospitality at all. We are being asked to take our breakfast simply because they are embarrassed. But actually, they want us out. So why partake of something that is forced? So may katwira naman. Problema, dahil nagaharap pa kami ng lugar ng pupuntahan, inabot kami ng hapon. Alam niyo, pinakain na pakain ko sila. Alas dos ng hapunan. Yun yung breakfast at tanghalian. No? Kaya salamat kay Isa Ewan, kay Brother Roy, na pinadala yung sasakyan. Ito na. Very brotherly and sisterly love. Thank you, really. They decided to bring the bishop to Cavite. When they arrived in Cavite, yung mga tao doon, hindi talaga sila in-expect. Na-expect sila the following day pa. Pero, tama naman ang Pinoy eh. Ang Pinoy kahit walang-wala, gagawin niya lahat ng magagawa niya, na-entertain niya, bisita niya. Kahit wala nang maipakain, kahit wala nang madukot, tudukot at tudukot siya. Gagawa ng paraan. Kung ang kaya lang ipakain ay galletas, gagawin niya yan. Basta meron siyang maihain. No? Kahit kababayan, gagawin niya yan. May mapakain. You know what? Ang plano, dadaling ko lang sila doon, Sabado at Linggo. Lunes, babalik sila ng Maynila, hahanap ako ulit ng panibagong malilipatan. Ano sabi sa akin sa Bispo? No, we want to stay here. Sabi ko, bakit? But change your mind. This is family. Pamilya ito. Kabago-bago namin dito, first time namin sa Pilipinas. Pero dito, naramdaman namin yung exact opposite ng naranasan natin doon sa retreat house. It gave us a very stark picture, difference of the unfriendliness and the friendliness, the uncharitableness and the loving kindness. Brothers and sisters in the Lord, very simple. This is exactly what the church should be. Pamilya. May pagmamahal, may manasakitan, buhay si Kristo, kumikilos. Akala ko, babalik pa sila sa Maynila until the rest of their visit. But for 2 weeks, they decided to stay in Cavite. Nadalo kami sa ibang simbahan, sa ibang lugar, pero at the end of the day, mabalik sila sa Cavite. Bakit? Kasi doon daw, naramdaman nila. Natanggap sila. At mahal sila. Ganun din sana. Ang lahat ng papasok sa pintuan yan, mararamdaman dito yung pagmamahal at yung pagmamahal. Let's pray. Pangalangin po tayo. Lord our God, we thank you for your great love for us. Thank you for loving us so much. Loving us extravagantly. Loving us to the point that you bled and died for us. We will never be able to repay you back. To repay you. With all our sins and shortcomings, despite all of this, you love us still. Father, today, help us to love you back with the same love that you have loved us with. And help us to love one another. For this is your will and purpose for us. In Jesus' name. In Jesus' name.